Ayan. Sige, Jugo. Deworming. Ayan, si Kuya. Where the puppies? Mental breakdown ako at lumayas ako dito sa bahay. This is my family. Good morning. Gutom na si Britney. Good morning. Good morning. Good morning ulit. Hey, Britney. Hey, bitches. Bitches. Buba, long time no see daw. Hi ka muna sa vlog. Hi ka muna. You've been excarnated. X. Ano? Excarcinated. Yan. Check natin yung matindi natin. Monstera. Parang lumalaki ka pa rin. Incarcinated. Yun. That's the word. Incarcinated sa kanto. Sa corner. Inaagi na yung aking mga monstera. So, as usual, pagkagising, kalayatan nito, mag-i-school siya. Let's eat, Whitney. Ayan. Karanig lang yan. Ayan. Pakainin muna natin si Whitney ng kanyang breakfast. Kain, Whitney. So, inalo ko na yung, wala na siyang iniinom antibiotics. Yung supplement na lang, vitamins, saka yung pampagatas. Ayan, pakita ko mamaya kung ano yung pampagatas. Pampagatas na nireseta ng vet. More Whitney? More Whitney? Ikaw, mamaya ka na kumain. You're incarcerated. Incarcerated. Ayan, nag-i-school mag-isa. Nag-setup ng upuan. Ayun, makikita niya reflection niya dun sa glass. Niyan, Ju. Kasi 2 days nang magkasunod yung kanyang school. So ngayong Wednesday, wala. Kala niya may school. Kala mo may school, Ju? Ah? So, kailangan natin i-repat. Ay, repat? Kasi medyo... nagbabam na mga root bam. Pwede siya. Isama na yung buong pot pag binabak mo. Pwede naman yun. Ah, talaga? Pero kailangan mo siya butasan. Maraming butas. Hindi, kaya naman yan. Basta may katulong. Mukhang dito ko ililipat to. Ayan, galing kay Sir Plantito. Yung yuka. Oh, ito yung lalagay namin sa labas. Ayan. Yu, alis ka dyan. Ah, pag lumabas. Ah, pwede yan, top yes. Sige, more pa, walis mo pa. Long school. Ayan, kain na kami lunch ni Ju. Si Mama nasa, nakila Mami. Ayan, pork sinigang pinaluto ko. Eto, ayan, kalderetang kambing. Ayan, thank you po, Vincent's Place. Ito yung nasa Minjola. Matagal ko nang gustong kumain dito. Di ako makapunta. So, order na lang tayo. Ayan yung page nila, Vincent's. Ito matagal na to. Sikat na kambinga dyan sa Minjola. Hindi pala mismong Minjola. Ilalim na nagtan. Yung may dating Wendy's malapit. Ayan, sa Aguila. Aguila Street. Hindi ako nagkakamali. Ayan, thank you po, Vincent's Place. Ayan, shout out sa inyo. O nga pala, 460 to. Mga pangdalawahan, tatluhan. Plus shipping. Let's eat, you. Whoa. Let's eat. Thank the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. One more. My Father, Son, Holy Spirit. Amen! Tikman natin. Oh, the smell. Ah, may libreng sabaw. Uy, mukhang sinampalukan. May libreng sabaw na ang papaitan. Ayan. Taste natin kay Ju. Ayan. Uy, sarap. Sarap? Ay, naku, hindi umukay. Ayaw yata ng kambing. Ay, umukay. Sarap? Wow! Atla. Ayan, ay kasama na ako kumain ng kambing. Kasi yung dalawa hindi kumakain ng kambing. Habang bata, pakainin mo mga... Ano? Ah, hindi. Wow.
So, nagkain tayo ng duck. Kain tayo ng duck. Sarap yung kambing kasi sila mama kaya ayaw nila ng kambing, ano? Yung maanggo, yung tawagin nila. Ito, wala siyang anggo. Pagbukas mo palang, hindi mo, alam mo kambing, pero hindi mo ma, yung mga ayaw, hindi nila malaman. Ay, soup! Soup! Yung soup! Oh, kumakain na mag-isa, oh. Mark! Tulog yung mga babies natin. Siesta. After na lang, siesta. Ayan. Ano mga Whitney? Eto. Sorry. Siesta ka. Sorry ah. Lilinita, tanggalin ko na yung mga raton na yan. Mukhang hindi na nila kailangan. Kaya nasa loob naman na ba? Hindi na sila kasi. Pwede ko nang tanggalin. And si Boo, fully recovered na. Tuyo na yan. Tinunti na nagbubukas yung kanilang mata. So ayan, kasama ko si Ju. Punta kami sa kabila, nandun si Mama. Ayan, pinapakuha to. Ayan, baka doon kami matulog kasi kagabi doon, dito kami natulog. Let's go! Ayun, napadaan tayo sa Alma Mater High School. Shoutout sa Bumbong High School. Ibang gate na to sa side gate. Dahan, dahan lang ako dito. Siyempre, bakasyon, walang tao. And good morning. Hey, sino to? It's Whitney. Whitney. Oh, takbo. Oh, takbo. Oh, takbo. Wow. So today pupunta kami sa vet. Ayan. First deworming nila ng puppies ni Britney. Pero sasama ko na rin, try ko na rin isama si Britney kasi yung tahi niya hindi ko pa napapatanggal. Eh para isang puntahan na lang, eh iba-ibang sa ibang vet na rin si Britney. Para isang puntahan na lang ako. Lahat ko na silang ano yun, sasama. Ayun. Papatingnan ko kay Doc yung tahi ni. Oh, ayan. So, ayan, tumatayo na. Sila ay 16 days old, 2 weeks. So ayan, first deworming. Tara, punta tayo. Let's go. Ayan, mahulog na. Isa bagsak. Ayan, so tambay muna sa labas. Dumating kasi si Globe para check yung internet. Ayan, palabas na kami kanina, so balik ulit muna kami. So tambay muna dito sa labas. Ayan. Oh, Britney, excited na? Ayan, sila kuya. Ayan, so nakalimutan ko na mag-vlog. Ayan, tapos na kami magpa-deworm. Ayan. Oh, the puppies. Ayan, pati si Britney pinadeworm ko rin. Andun niya sa likod. Britney, na-deworm na. Ayan, so kailangan din deworm si Mama Bear dahil may possibility yung mga worm ay mapasa sa breast milk. Ayan. Tsaka pinatanggal na rin yung tahi. Ayun, so dito ulit tayo. Dito ko sila dinala sa Regalado Vetmed Medical Center. Along Dahlia, Regalado Fairview. Shoutout po sa inyo. Thank you very much. After 2 weeks ulit. Ano, Britney? Uwi na. Ayun, nagagatas ko na. Huh? Let's go. Dito na kami sa bahay. Nakakain na si Britney, so paunahin natin pa din. Yung pinakamaliit, si Impanay. Impanay yung pinakamaliit, si Bea tato. Yan, so binigyan din sila ng vitamins, mamaya pakita ko. Yan, ganyan dumede si Britney. Kailangan paunahin to si Bea. Hi, it's me. I'm back. Wala akong mukhang iyaharap sa inyo. Diyos ko. I took a break. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung bakit ako nakipag-break. Bakit ako why I took a break. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Okay, nag-vlog si Papa Kids. Probably by now, napanood nyo na yung clips niya. Umalis ako dito sa bahay. Lumayas ako dito sa bahay. Hindi, ang pangit pakinggan eh. Pero parang ganun na nga rin yung nangyari. Umalis ako kasi ang hirap mag-explain. Explain ko pa ba? Or it is what it is? Simulan na lang natin yung vlogs ulit. No. Explain ko. Kasi yun nga pinaka-purpose nitong vlogs. Kaya nga ako nagpa-vlog eh. Kasi para may memories ng mga kaganapan sa buhay. So, mula nung Feb 24 or 23. Basta yung Tuesday last week. Yun yung araw na pumunta ako kay Mommy. Okay? Alam niyo yung days before that, messed up ako. Kasi hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Alam niyo parang akong
nagka-mental breakdown. Parang ganun. Wala, nang walang dahilan. Wala talagang dahilan, guys. Wala, hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko. Hindi ko talaga alam. Siguro burnout, pero hindi rin eh. Ewan ko. Hindi ko alam kung okay na ako ngayon, pero lumalaban na. Kahapon ako umuwi, guys, kahapon. Pero hindi muna ako nagsimula mag-vlog kasi nga, ang dami kong gustong gawin muna. And, yeah, before ako mag-vlog ulit. Alam niyo yung gusto kong i-clear muna yung utak ko bago ako magsimula sa, ayoko kasing ipasa sa inyo kung ano man yung nararamdaman ko kapag ka, ayun nga, yung last na vlog, yun, makikita niya yung pag-walkout ko. So, ayun, may something sa utak mo. And naapektuhan na rin kami ni Papa Kits. Kaya sabi ko, siguro it's time na lumayo muna ka. Naramdaman niyo na ba yun? Yung parang gusto niyo maglaho. Alam niyo yun? Gusto niyo maglaho muna. Takasan lahat. Parang ganun. So, yun yung nangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit. Kung anong reason. Ano ang saan nagsimula. Wala. Nagising lang ako isang umaga. Parang, alam niyo yun, extreme sadness. Parang hindi ko alam. Parang inaano ko yung sarili ko. Parang, bakit? Wala naman akong problema. Wala akong problema. Wala kaming problema. Wala. Pero yung utak ko, parang anlungkot. Parang may kulang. Parang may something. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa inyo. Diba, nahihirapan ako. Pero, ayun na. Ayun na. Yun na yung nangyari. Wala akong, ayun, ngayon, medyo okay na ako. Okay. Unti-unti. Nakatulong yung pagpunta ko ka na mommy. By the way, I'm wearing Rexon Anik-Anik na snacko shirt. Ayan. Terno yan. O, diba? Okay. Lumipad na naman yung sinasabi ko. So, ayun. Kaya ako umalis. Kaya ako nag-stay muna ka na mommy para to clear my head. Para, alam niyo yun. Iniisip ko, baka kasi yung trabaho ko nasa bahay. Alam niyo, parang wala nang boundaries. Parang, pagdating ng gabi, parang andun pa rin yung burden na kailangan mag-vlog, kailangan ganito, anong content ko, anong pagising pala sa umaga, anong content, anong, yung mga ganun. Lalo sa main channel. Sa vlogs naman, wala naman masyado kasi, alam niyo naman, daily vlogs lang naman to, so hindi naman na ako masyadong nag-effort pagdating doon. Pero pag sa main channel, doon ako na, siguro, nababurnout ako. Pero hindi rin, sanay na ako eh. After all these years, parang dapat sanay na ako. Pero, ewan ko lang. Ewan ko, hindi ko din alam. Let me know kung mental health. Kailangan kong asikasuhin yung aking mental health. Hindi ko rin alam kung anong problema ko. Kailangan ko ng therapy siguro. Tumatawa lang ako ng ganito, guys. Pero alam niyo yung parang, yung ko. But, sabi ko nga, lalaban. Laban. Umukay na ako mula nung, kailangan ko lang pala ng ganun. So, Tuesday, nandun ako ka na mommy. Tapos, bandang Thursday, hindi na ako maka, hindi ko na matiis. Miss na miss ko na si Ju. Kasi kasama ko si Jaya nung pumunta ka na mommy. So, miss ko na si Ju. Tapos, ewan ko yung nararamdaman ko. Nabubuhos ko tuloy sa asawa ko. Kaya sabi ko, parang, okay, mas okay na lumayo muna ako, umalis muna ako, huminga. Though, hindi ko talaga alam kung ano problema ko. Si Kits hindi rin niya alam kung anong gagawin niya. So, parang naapektuhan din yung pagsasama namin, yung marriage namin. Sabi ko, though, sandaling time lang naman yun, pero parang big deal kasi hindi na rin niya matiis. Kaya pumunta na rin siya kay mommy at tinatid si Ju. Tapos, yun, si Papa doon na rin natulog. So, nagstay kami doon hanggang kahapon, Sabado. Sabado kami bumalik dito sa bahay. Tapos, ang dami kong mga iniwan na trabaho, na mga gagawin. Kaya, yun muna yung tinapos ko kanina bago ako nag-vlog. Kasi, gusto kong fresh start ulit. Hindi ko alam, guys, kung bakit ako ganun. Hindi ko talaga alam. Nainis nga ako sa sarili ko eh. Kasi ano ba ang problema mo? Parang, alam niyo yun, kinakausap ko rin sa mga problema mo. Wala ka naman dapat problemahin. Okay naman lahat. Wala kayong sakit. Dapat maging grateful ka. Pero alam niyo yun, parang may nakadagan sa akin na parang, ito ako, pinipigil ko yung luha ko. Ayokong, kaya nga tinigil ko muna yung pag-vlog kasi nga, alam niyo pag nag-vlog ako, kasi parang nagkakaroon ako ng ibang, alam niyo yun, parang once na hawak ko yung camera, nag-iibang tao ako, na parang na isasantabi kung ano yung nararamdaman ko. Kaya sabi ko, hindi muna ako mag-vlog. Kung nalulungkot ako, sige, harapin ko yung pagkalungkot ko. Ayoko kasing yung may, you know, yung facade of pretension. Ay, nako.
Though yung iba, alam ko yung iba nakakaramdam kapag ka meron akong problema, alam nila yan. Na ako nga, hindi ko rin alam kung ano problema ko. Eh. Basta may emptiness. Naiinis ako. Bakit ko nararamdaman yun na dapat hindi naman. Pagising ko sa umaga, magdadasal ako na sana maging okay ang buong araw. Maging, you know, positive. Kaso pagdating ng 30 minutes pa lang, tapos mararamdaman ko na yung parang ako nagsa-self-pity na wala naman dapat i-self. Ang gulo, magulo, ang gulo ko, ba? Diba? So, ayun na nga, nag-mental breakdown ako at lumayas ako dito sa bahay. Nubulong ba ako? Hindi na ako sanay mag-vlog. Wow, ba? Diba? Isang linggo lang. Ayun, gusto kong mag-sorry sa inyo, pero hindi ako dapat mag-sorry kasi kailangan kong i-prioritize din yung sarili ko. Kasi hindi ko rin naman yan matatakbuhan forever if kung meron man akong nararamdaman, di ba? Oo, okay ako. Makikita niyo sa vlog, humingiti ako, nagpapatawa ako. Pero deep inside, di ba? Ang dami ko nabasa sa comments sa Instagram. Parang may issue yata kami ni Papa Kids. Wala kaming issue ni Papa Kids. Ako lang yung gumagawa ng issue namin. Yung utak ko, actually hindi ako. Yung utak ko, kakaiba. Pero ayun, I hope you understand kung hindi na akong manghingi ng sorry. Sana naintindihan nyo na lang yung may times talaga. Akala ko nga nag-PMS lang ako. Akala ko na-apektuhan lang talaga ako dun sa behind her eyes. My gosh, rabanan nyo ba yun? Oh my goodness. Alam niyo yung parang, baka dun ako na-mess up. Hindi kaya. Pero yun nga, habang nandun ako ka ng mommy, nakatapos ako ng book. Finally, natapos ko na yung body of evidence. Ang tagal ko nang binabasa. Last year. Tapos inulit ko ulit. Kasi hindi ko natapos last year. So, ayun. Natapos ko siya. Kahit nandun ka na mommy, nag-workout ako. Tinry ko yung stationary bike nila. Ang saya. Enjoy siya, in fairness. Nag-barbecue night kami. Kaming family. Tapos sabi ko, okay na yun. Wala mo na vlog para kausap ko din sila. No? Alam niyo yun, off the record. Basta yun lang. Yun lang. Alam niyo, na-miss ko rin siguro yung feeling na, alam niyo yung wala akong iniisip pag-gising ko. Nung nandun ako na mommy, alam niyo yung parang feeling mo, dalaga ka ulit. Yung feeling, hindi naman na ano ha, hindi naman ako, dalaga ko. Hindi naman ganun. I mean, alam niyo yung walang responsibilities na parang kahit papano na natanggal yung ganung state of mind na parang pag-gising sa umaga. Daming pag, basta yun. Masyado ba akong reklamador? Parang, oo, wala ka naman dapat problemahin. Alam niyo, sinasabi ko sa sarili ko yan. Sinasabi ko sa sarili ko yan na, swerte mo nga, yung trabaho mo na sa bahay lang. Tapos, ganito yung nararamdaman. Parang, napaka-ungrateful. Pero hindi ko naman pwedeng itago isang tabi yung nararamdaman ko. Alam niyo, yung ganun. Narinininihan niyo pa ako. Woo! Grabe, no? Grabe. Pero ano lang yan? Baka face lang yan. Hindi totoo, guys, ha? Naghiwalay kami ni Papa Kids. Hindi totoo po yung balibalita. Okay kami. Ako lang talaga. Yung utak ko lang yung may problema. Pero okay na kami ngayon. Okay na. Nag-uusap na kami. Kasi nung umalis ako, para hindi na lang magkaroon ng pagtatalo or diskusyonan, umalis na lang ako. Umalis. Sumabay ako kay Jay o papunta dun ka na, mami. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman yun. May ganun talaga ako. May time. Ganun. Hindi ko alam kung, ewan ko, I don't know. Though, nung time na nafe-feel ko yun, gusto kong mag-open up sa vlog. Pero, syempre, pinipigilan ko kasi ayokong i-ano sa inyo, yung negativity na nararamdaman ko. Ayoko, alam niyo naman yun, ayaw na ayaw ko. Kaya pag meron akong nararamdaman, physically man, emotionally, hindi ko yun binavlog. Kasi gusto kong masaya lang tayo, pero ito yung point na I think I have to stop, take a break. You know, have a KitKat. Ano pa ba? Wala na akong, yun lang. Yun lang masashare ko sa inyo, guys. Sabi ko, hindi ako magsasorry, pero sorry na rin kasi alam ko, inaabangan niyo yung vlogs and hindi ako makapag, wala akong ma-offer. I'm sorry. Siguro, alam ko maraming nanonood ng vlogs para maibsan yung anxiety nila, yung depression nila, pero parang nasa loko yata. Parang, anyway, ito na yung last muna, guys. Magsasabi ako tungkol dun. Okay naman ako. Unti-unti, okay na. Kasi, at least ngayon, kahit pa paano, nagkaroon ng, ngayong araw na to, naging productive ako, naayos ko yung, ito totoo yung aming family area. Nag-rearrange ako ng
furniture ng mga halaman. And alam niyo na, yun ang, siguro yun lang yung kulang. Kasi diba yun nga yung pantanggal ng stress ko. Yung kapag gusto ko may bago, gusto ko yung nag-aayos-ayos ako, parang fresh sa paningin ko, yung mga, you know. Kaya bukas ito naman gagawin ko studio. Ayusin ko konti lang, siguro hindi na masyado kasi magfi-film ako bukas, pero siguro magpapalit ako ng background para maiba naman. Promise guys, ha? Okay na ako. Magiging okay na ako. Anyways, so ayun lang muna, nag-update lang ako guys, and starting tomorrow, back to regular programming ang Aunt Clutz Vlogs. Sabi ko, hindi ako masosorry. Ito na naman ako, sorry, pero kailangan. Kailangan kong harapin. Pero thank you sa mommy at daddy ko kasi, wala lang, iba kasi yung pakiramdam pagka bumalik ka sa bahay. Alam niyo yung bahay na kinalakihan mo, tapos kasama sila mommy at daddy. Alam niyo parang yung carefree feeling, parang ganun. Namiss ko yun. Thank you kay Sarina, of course, and kay Jeo kasi doon ako sa kwarto nila. Yes, para ako nag-check-in. Alam niyo pag dating ko, oh, check-in na ako, tapos nag-check-out ako ka. Ayun, yun lang. Okay, tomorrow, promise. Balik na sa dating gawin, okay? Ay, ito nga, kaya rin ako napauwi na kasi nakaka-touch sila Moana, si CK, si Barbie, tsaka si Kay. Hinaharap-harap daw nila yun sa may sa CCTV yata sa office. Ewan ko, yun ang kwenta ni Jeo, pero miss na daw nila ako. Ilang araw lang yun. Miss kagad ako ng mga girls. Pero ayun, kapag kaganyan, alam niyo yung, kaya nga rin ako napauwi. Kasi, oh, miss na nila. Kala ko parang kerelax sila kahit wala ako. Okay, so ayun lang. Siguro kailangan ko siguro ng therapist. Feeling ko kailangan ko therapist. Tumatawa-tawa lang ako, hindi ko alam, pero naiiyak ako. Ayoko na. Okay, stop na. Okay guys, bukas. I'll see you tomorrow. And promise, back. I'm back. We are back. Okay? So, ayun. Kapag meron kayong mga nafe-feel, guys, ha, huwag niyong isang tabi hanggang sa mamaya, sa sobrang umaapaw na yung feelings. Mas maganda yung makipag-usap ka. Yung, you know, ibuhos niyo yung nararamdaman niyo. Kasi it helps. It helps. Ayun lang. Papakita lang ako. Wala na ako masabi. Okay, guys. Ito na talaga. Promise na talaga. Always be safe. And see you tomorrow. Ang tagal, diba? See you tomorrow. Good night. Bye. May waiting area. Diba ang pwesto natin ngayon sa SM daw kami? Ayun, asa na yan? Bibigil daw siya dito. Yun. Hindi ko na papatiyo. Hindi ko na matake.